Isang nakaraan ngunit maraming kasaysayan, mga kontrobersya at makakasalungat ng mga pananaw hinggil sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinagdausan ng unang misa. Isang maliit na pulo ang Limasawa, nasakop ngayon ng lalawigan ng Leyte at mahalaga sa kasaysayan dahil dito nagpunta si Fernando Magallanes pagkaraang unang dumaong at mamahinga sa Homonhon noong Marso 1521. Dalawang mahalagang pangyayari ang naganap sa Limasawa. Una ay ang pakikipagsandugo ni Magallanes sa pinuno ng isla na si Raja Colombo. Ito ang unang sandugo ng isang Pilipino at ng isang Espanyol. Ikalawang mahalagang pangyayari na naganap sa Limasawa ay ang isang pinakamahalagang petsa sa kasaysayan ng relihiyong Kristyanismo sa Pilipinas. Ang huling araw ng Marso o ang March 31, 1521, Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Dahil sa araw na ito, isinagawa ang kauna-unahang pagsambang Kristiyano sa ating bansa. Ang unang banal na misa at unang pagpapakilala ng relihiyong Kristyanismo sa Pilipinas. Isinagawa ang misa ni Fray Pedro de Valderrama sa baybayin ng isla. Pagkatapos, iniutos ni Magallanes ang pagtitirik ng isang malaking krus sa ituktok ng isang burol na nakaharap sa dagat. Isang matagal na kontrobersya kung saan naganap ang unang misa. Sa mga tala ni Antonio Pigapetta, isinulat niyang Mazawa ang pangalan ng pulo. Iginiit ng ilang mananaysay na ito rin ay ang Masagua na binanggit sa ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi sa butuan, Mindanao. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsusuri sa mga lumang mapa at dokumento, isang monograph ni Father Miguel Bernard noong 1981 ang naglinaw na isang pagkakamali ang tradisyong butuan. At ang Limasawa ay ang tunay na tinutukoy ni Pagapeta sa Manisawa. Pinagtitibay ito ng pag-aaral ni William Henry Scott noong 1982 kung paano nagsimula ang pagkakamaling sa butuan na ganap ang unang misa. Pag-aalsa sa Cavite o Cavite Municipality sa Ingles ay isang pag-aalsa noong 1872 nang umabot sa 200 Pilipinong sundalo at obrero sa arsenal sa Cavite. Madali ang nasugpo ng pamahalaang kolonyal ang pag-aaklas, ngunit naging makabuluhan ito sa kasaysayan dahil ginamit itong dahilan upang supilin ang mga Pilipinong makabayan at humihingi ng reforma sa pamahalaan. Ang pag-aalsa ang ginamit na batayan upang isakdal at bitayin ang tatlong paring Pilipino na sina Jose Burgos, Jacinto Zamora at Mariano Gomez, o mas kilala bilang Gumbursa. At ang kanilang pagkamartir ang higit na nagpaalab sa nasyonalismo ng mga Pilipino at magdudulot sa huli ng Himagsikang 1896. Pinaniniwala ang nag-ugat ang pag-aalsa sa pagpapataw ni Gobernador General Rafael D. Escordo ng personal na buwis sa mga kawal at manggagawa, samantalang dati na silang hindi saklaw nito. Isinasaad ng buwis ang pagbabayad ng salapi at pagbibigay ng polyo e-servisyo o sa pilitang trabaho. Nang natanggap ng mga manggagawa ang kanilang sahod, pinawasan na ito ng buwis. Sa pamumuno ni Fernando La Madrid, isang mestisong sarhento, nag-alsa sila noong 20 Enero 1872. Nakubkob nila ang Fuerza San Felipe at pinaslang ang 11 Espanyol na opisyal. Inakala ng mga nag-aklas na sasamahan sila ng mga sundalo sa Maynila. Hudyat dapat nang simula ng labanan ang mga paputok mula sa Intramuros noong gabing iyon. Sa kasamaang palad, ang hudyat na kanilang nakita at sinunod ay isa lamang pagpapaputok para sa pagdiriwang ng pista ng Birhen ng Loreto, ang patron ng Sampaloc. Sa pangambang simula ito ng mga malawakang revolusyon, isang pulutong ng mga sundalo, sa pamumuno ng General Felipe Ginoves ang lumusob sa moog ng San Felipe. Sumuko ang mga nag-aklas kabilang sila Madrid at pinuputukan sila sa utos ni Ginoves.
Pagkatapos ng pag-aalsa, dinesermahan ang lahat ng sundalo sa arsenal at ipinatapon sa Mindanao. Dinakip at binitay o ipinatapon ang mga pinaghihinalaang sumuporta sa pag-aaklas. Maraming mariwasa at ilustrado ang nadawit sa pag-aalsa. Ginamit itong dahilan ng pamahalaang kolonyal at mga prailing Espanyol upang idawit ang tatlong paring tinagurian ngayon bilang gumbursa. Pagkatapos ng maiksi at kahina-hinalang paglilitis, binitay ang tatlong pari sa harap ng publiko sa pamamagitan ng garote. Sa halip ikatakot, tinandaan ito ng mga patriota na pruweba ng kalupitan ng mga mananakop. Retraction o pagtalikod na Rizal. Ayon sa ilan, si Jose Rizal na pinaslang ng mga kolonyalistang Espanyol 120 years ago, December 30, 1896, ay naging bayani dahil sa kanyang mga isinulat upang wasakin ang ideya ng kolonyalismo at palayain ang isip natin upang mabuo ang bansa. Ang Nolimitanghere at El Filibusterismo at ang kanyang mga sanaysay sa La Solidaridad na kumukustyon sa mga paniniwalang nakakabulag sa atin, lalo na ang pagsunod sa kagustuhan ng mga praile bilang sugo ng Diyos. Ngunit, ilang oras bago siya barilin, pinirmahan daw ni Rizal ang isang dokumento na nagsasabing siya raw ay isang Katoliko at binabawi niya ang lahat ng kanyang mga sinulat laban sa simbahan. Nakilala ang dokumento bilang ang retraction. Dahil sa kanyang pagbabalik loob sa simbahan, ikinasal sila ni Josephine Bracken ang kanyang huling pag-ibig. Narito ang ilang patunay tungkol sa kanyang ginawang retraction. Ayon sa ilan, mas lalong naging dakila si Rizal sa pagpapakilala ng kanyang mga kamalian laban sa pananampalataya. Ngunit para naman sa marami, hindi kapani-paniwala na sa huling sandali ng kanyang buhay, babawiin niya ang kanyang mga sinulat, ang dahilan ng kanyang mismong pagkabayani. Sigaw ng Pugad Lawin, o kilala rin sa orihinal na tawag na Sigaw ng Balintawak. Ang unang sigaw, ang simbolikong unang pagtatagpo ng mga katipunero upang ipahayag ang himagsikang 1896 laban sa Espanya. Isang kontrobersya hanggang ngayon kung kailan at kung saan ba talaga naganap ang unang sigaw. May panahong ipinagdiriwang ang unang sigaw sa Balintawak tuwing ika-26 ng Agosto. Ngunit binago ito ng saliksik ni Teodoro A. Agoncillo noong 1956 na nagtakdang naganap daw ito sa Pugad Lawin noong 23 ng Agosto 1896. Nang malantad ang katipunan noong 19 ng Agosto noong 1896 ay tumakas patungong Caloocan sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio at ilang pinuno kasabay ang isang pagpapatawag ng pangkalahatang pulong upang pag-usapan ang mga dapat gawin. Itinakda niya ang pulong sa Balintawak noong 24 ng Agosto. Dumating si Bonifacio sa Balintawak noong hating gabi noong 19 ng Agosto. Dumating kinabukasan ng 20 Agosto si Pio Valenzuela. Noong hapon ng Agosto ng 21, umalis ang umabot sa 500 katipunero kasama nina Bonifacio Tung Kangkong at natulog sa bakuran ni Apolonio Samson. Umalis sila ng Kangkong sa hapon ng 22 ng Agosto at dumating kinagabihan sa Pugad Lawin sa bakuran ni Juan A. Ramos, anak ni Melchora Aquino. At kinabukasan nun, ng Agosto ng 23, doon nila idinaos ang pulong na nagpasyang simulan ang himagsikan laban sa Espanya noong ika-29 ng Agosto. Sa pulong na iyon,
tumindig si Bonifacio sa isang plataforma at nagbahayag na, "Mga kapatid, nagkaisa tayong ituloy ang imagsikan. Sumusumpa ba kayong itakwil ang pamahalaang umaapi sa atin?" Sabay-sabay na sumigaw ng "Opo" ang mga katipunero. "Kung ganoon," patuloy ni Bonifacio, "ilabas ang inyong mga sedula at punitin upang patunayan ang ating pasyang umahawak ng sandata." Nilabas ng mga katipunero ang mga sedula at pinagpunit-punit. Pagkatapos, naluluha silang sumisigaw, "Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Katipunan!"